So right mga panuli, magandang araw, magandang buhay sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga subscriber. Yan, magandang araw po sa inyo lahat at mga panuli, panibagong vlog po ulit tayo. Sapagkat ngayon po ay July 5. Mag-una na lang hapon mga panuli. Ang content natin ngayon ay may meeting ang samahan ng magtatricycle dito sa aming bayan. So let's go mga panuli, pupunta tayo dun at makikipag-meeting tayo. So muli, maraming salamat ha at sana isubaybayin nyo hanggang sa dulo ng vlog na ito. Kayo ay pupunta na rin sa pagdadaosan ng meeting sa Ciudad Candida mga panuli. Let's go! Let's go mga panuli, dito tayo magpupulong sa Ciudad Candida. Kaya po tayo binubuhay natin yung pakikipagkaisa, pakikipagdamayan natin sa bawat kasama natin. Sabi ko nga, Chairman, sino po ba rin dapat bigyan? Sabi ko, dininawin po natin yung dapat nating bigyan. Pero, ito nga pong meeting na ito ay... Kaya po tayo nagpatawag ng meeting, bahagi po ito ng consultation namin sa inyo kung kayo ay papayag. So, hindi naman po porke na tayo po ay nasa federation, pipilitin namin kayo na pumayag po para sa pakikipagtulungan na ito. Pero, ang pinakamatindi po dito mga kasama, sa ayaw at sa hindi naman po natin, alam natin na ang buhay ay walang kasiguruhan. Alam natin na ang bawat kasama natin ay pwede tayong malagay sa anumang panganib dahil tayo po ay nagmamaneho sa kalsada. So bahagi po ng isang mabuti, maayos na pinuno at maayos po na mga samahan sa bayan po natin, kinakailangan po natin na magkaroon po tayo ng isang progresibo, maayos, kung papaano po tayo makakatulong sa munting kakayanan natin para po doon sa mga kasama natin na nagkaroon ng pagkasawi o nangangailangan. Ngayon, sino lang po ba yung mga bibigyan? Yung operator, yung asawa, yung driver, tsaka yung kanyang asawa. Sa bahagi nito ay, noon sa panahon ng Montrayan, meron po talaga kaming damayan. At iyan po ay binibigay po namin buwan-buwan sa Pangulo ng Montrayan. Yung mga kaedad ko dito, sa pamamasada ay alam po yan ni Pangulong Mardanyas, di ba Pangulong Mar? Oh, tapos si Pangulong Marlo Bunagwa, naalala tayo mga edad natin ay alam namin yan. So ito po talaga usang loob. So voluntary contribution po natin ito para po sa mga kasama natin na nangangailangan ng tulong. Ngayon sa bahagi po ng consultation natin na ito para po sa ating lahat ay pwede mo kayong mag-suggest. Binibigay ko sa inyo yung pagkakataon kung magkano po yung pwede natin likumin sa bawat terminal, sa bawat pangulo na pwede po natin na malikom para po sa ating mga damayan. Pangulong Marlo. Po tayo bigay kahit isang daan, kalahati sa damayan, kalahati sa papasok sa ating samahan. Okay. Para kahit paano may aasahan man tayo matutukod ng hindi na sa sarili buta. So ang sinabi ng Kisel ko ay bagamat di ko pa nare-discuss yung butaw, ibig sabihin, Kuya Marlo, sa bahagi mo, ikaw ay matuwid na pumapayag hinggil dito sa damayan natin. Ano ba? Sa bahagi naman po ng mga tagalinang, pwede ko hubang marinig ang kanilang mga saluuhin hinggil sa damayan. Pangulong Mardanya. Si Pangulo, hindi pa ako tapos magsalita. Bibuhin sa anin talang muna po. Sabi sa akin ay, ayos. Okay, continue. Pangulong Marites. Pangulo po ng B. Sangayon po kayo. Tawag po ulit tayo. Okay. So sa kabuuan mga kasama, dito sa atin pong napagkakasunduan, meron po bang tumututol sa ipinanukala ni Pangulong Marlon Bunagwa, Pangulo ng Iselco, hinggil po sa butaw at sa damayan? So, may tumututol po ba sa damayan mga kasama?
Oh, Pangulong Danilo, ano po yan? Kapatid po. Ni Pangulong Danilo Dorado ng DESES DESES pick-up point. Ang nais niya po mga kasama, lawakan yung benefits ng Damayan. Regarding na sa driver at sa asawa, operator at sa asawa, bigyan din daw po yung mga anak at kapatid, magulang. Ang problema po mga kasama, napakaliit ng pondo ng Damayan. 50 pesos. 50 pesos po yung ipinapasok. Pwede po nating gawin yan, depende sa contribution po ng bawat isa po sa atin. Depende po mga kasama kung magkano iko-contribute. Bakit po? Halimbawa, sa loob ng isang buwan, hindi naman sa inaasahan, may namaya pa. Pumunta po sa office, chairman, kailangan po namin ng abuli sa Damayan. Tawag ako kay Tres Palyan. Tres, we need urgent na magkaroon tayo ng handog na abuloy para po sa namatay nating kasama. Abay, makalipas ang isang araw, may tumawag uli. Chairman, meron na naman po uling nadali. Aba, ay masisilat yata itong pondo natin. Sabi ko, saan tayo kukuha ng sunod-sunod na pondo? Alam nyo kung bakit? Yan po yung experience ko po sa Muntrayan. Dahil nga po napakalawak ng ibinigay na incentive ng Muntrayan noon, ay halos po buwan-buwan o sa loob ng isang buwan, dalawa, tatlo, ang nangyayari po, nagkakautang na po ang bawat ruta. Mga po mga kasama, no? Sa akin po, kung tayo ay magkukontribute bawat ruta ng isang daan sa isang Damayan, ano po, yan po ay kulang. Maniwala po kayo, kulang po yan, hindi po yan sasapat. Ano po, sa 100 piso bawat ruta. Kung pupo po tayo ng Damayan, lahat ng membro, lahat ng magka-tricycle, sila po ay obligahin natin na sumali. Uligtahan natin ang bawat isa. Kasi ang makikinabang naman dito, lahat naman na membro. Mga kasama, yun po yung igalang natin yung opinion ni Pangulong Antonio Lansang ng Jollibee. Ang suggestion ng kasama ay yun po yung ipinapasok ni Pangulong Lansang. May gusto kong sabihin si Pangulong Marlo. Dito po ang napansin ko, dun sa gusto mangyari ni Pangulong Dorado, ay medyo sa ngayon po hindi pa natin kaya. Pagka siguro po, pagdating ng oras, darating tayo dyan. Ngayon, sa pasok naman po ni Pangulong Lansang, ang kailangan po natin, ngayon po, makapag-umpisa tayo, dahil na mawalang tumututol, pwede po natin umpisahan sa bawat pangulo lang. Ngayon, pagdating po ninyo sa bawat ruta, tanungin nyo po ang bawat ruta niya kung sasang-ayon ang mga member ninyo sa ating gaganaping pagdadamayan na sila ay handang makipagtulungan sa butaw. At pag po sila ay handang makipagtulungan sa susunod na meeting po, kapagkasunduan na natin, doon po natin ibabayo kung lalawak, kung isasama natin ang mga anak kasi tutulong na rin individual at lahat ng member. Ano po? Sa ngayon po, tayo po ay sa mag-asawa lang muna. Driver, operator lang muna. Kasi hindi natin kaya. Dahil ang kaya ang may tutulong lang natin sa kinikwenta natin kung sa 50 o 100, sa isang sa 50 po ay talagang 2-3 pa lang. Kumbaga siguro sa walang-wala na katulad natin ay malaking tulong na rin. Ano po? Pero yun lang pa, yun pa lang po ang kakayanan natin sa ngayon. Naintindihan po ng lahat. Yung po ay sa mga miyembro, pag nagpa-meeting kayo, banggitin kung sila ay sumasangayon. At sa susunod na meeting, tatalakayin po natin kung palalawakin natin ulit. Yun lang po. Hindi po kayo din sa unahan. Pangulo po ng BCC, auditor po ng Federation, Nonilon Sardinia. Patungkol po sa Damayan, siguro ang naisip ko po dito, ayon nga po din sa sinasabing 50 pesos na kanina ay mayroong nagka-comment, no? So yung sinasabi naman ng kabilang side na
isama lahat. Ito po ay nasa ating lahat. Hindi po problema ito. Alam mo po kung bakit? Kung tayo pong lahat, kung bawat ruta ay nagkakaisa, yung Damayan po na sa Federation ay nakapukod. Yung Damayan sa bawat ruta, madali na lang po yun. Pakikisulat lang, Pangulo, kailangan po namin ng tulong. Ilang po tayong ruta? Kisa magtalo-talo pa tayo na ito naman ipapangulaan ito. Nagsisimula pa lang po tayo eh. Manipis pa lang. Salamat po at maraming salamat. Ang tanong mga kasama, para matapos na po ito, sino po sa inyo ang kumapabor na ang Damayan po na atin pong ibibigay sa loob ng isang buwan ay 50 pesos po? Pakitaas po ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pakita nga po ano. Twelve. O sige po, sino po sa inyo ang gusto sa Damayan na magkaroon po tayo ng tulong na 100 piso lamang po? Pwede pong pakitaas ang kamay? Okay, pwede mong makibilang Sir Henry? Majority. Majority po. So ibig sabihin mga kasama sa patnubay at pagadang ng bawat isa sa atin, yun pong suhestyon ni Pangulong Lansa at ng ibang Pangulo na magkaroon po tayo ng 100 pisong Damayan na sisingilin po sa bawat isa po sa atin, yun po ang atin pong pinagtibay sa hapong ito. So, ay nakahanda naman po siyang tumulong sa abot ng kanyang rabis na kakayanan. So, palapakan po natin ang ating treasurer, mga kasama. Sila po ang entitled na makatanggap po ng benefits ng Damayan sa ngayon. Pero pwede po natin itong palawakin sa mga susunod na meeting po natin. Ipahatag po natin kay Pangulong Prespadyan yung pinakapondo ng ating pong Damayan. Salamat po mga kasama sa inyo pong pakikipagkaisa regarding po sa pagtulong sa Damayan, at umasa po kayo na ang bawat sentimo, bawat salapi na inyo pong binibigay ay ito po ay makararating sa pamilya na kinauukulan na dapat po nating pagbigyan. So, ganito po, paano daw po kolektahin sa bawat ruta? Makakaroon tayo ng monthly meeting. Monthly meeting na nga gawin natin para klarado ang pumapasok at lumalabas na pananalapi. Yun lang po, kung sabing bawa naman, kung gusto ninyo quarterly ang meeting, mamimili kayo monthly o quarterly. Butuan ulit sa quarterly. Dapat po meron na po tayong buwang-buwang may narinigin kasi ako pag tayo sa parang po tayo ng buwang-buwang baka malaki yan hindi malalaki ang magandang habon mga kasama, ang sa akin lang po ay yung, kasi po pag quarterly po tayo huwag mumutang may baka po tayo may punad kung marit meron po tayong buwang-buwang na may maninigin. Ay, sige, sige. Ah, ganito po. Inaamin niyo kung sino ang ano ng butaw. Tayo po ay may opisina na sa public market. Po ninyo, dadalhin ang Damayan at butaw. Bagamat ang meeting natin sa loob ng isang taon, 4 beses lang yung ganitong General Assembly. Maliban na po na magkaroon tayo ng napakahigpit na emergency meeting na kailangan po talagang malaman ng bawat toda, mga kasama. So, sa 100 piso na ating Damayan, ito po ay ipagkakaloob natin buwan-buwan. Tuwing anong petsa po? Huling Lunes ng bawat buwan. Kaya lang, baka malito kayo. Gusto nyo, patamain na natin ng atrenta. Atrenta. Tuwing katapusan, atrenta ng bawat buwan, ang lahat po ng terminals na nasasakupan sa loob po ng bayan ng Lopez, meron po kayong 100 pesos
contribution ko sa atin pong damayan. Okay na po, Ana. Ayusin, ipiprint pa. Ang problema, pag yung printer niya nag-jam na, tayo ang magpalabas ng mga uniform size na form. Ibig sabihin, lahat ng...